Hi guys, good afternoon. So, pag-usapan naman natin ngayon si Francis Leo Marcos. Ang daming haka-haka, ang daming videos na lumabas tungkol kay Francis Leo Marcos. Merong mga masasama, merong mas mabuti. Nandito yung mga natulungan niya, mga taong ayaw sa kanya, mga taong nagkaso sa kanya, mga taong naninira sa kanya. Hindi natin alam ngayon kung ano ba talaga yung totoo sa dalawang side. May nagsasabi na totoo na dumating yung mga ayuda ni Francis Leo Marcos. Actually, sa ano na to, sa mga sinabi nila, yung mga ayuda-ayuda na yan, wala naman dun sa naging kaso ni Francis Leo Marcos. So, ang point out lang ng mga taong sumasaludo sa kanya is nakakatulong siya. Katulad niya mga tone-toneladang bigas, kalabasa, isda, gatas, 'di ba? Ang ano lang namin, ang ano lang ang gusto nilang maiparating na bakit kailangang parusahan ang isang Leo Marcos kung nakakatulong siya sa bansa. Totoo naman. Totoo din naman. Kung totoong lahat ng mga tone-toneladang pinamimigay niya. Unang-una yung kay Mayor, tawag dito, Mayor Isko Moreno, 250 sacks na bigas. Tapos, sino pa ba yon? Yung mga artista, nakausap niya, mga politiko, sila Padilla, Ramon Revilla, yung binigyan niya ng toneladang mga kalabasa sa Bacoor, di ba? So, it means, nakakatulong talaga siya. Tapos, dadagdagan pa ng mga ibang politiko. Tsaka, malinaw yung sinasabi nila na noon pa man, tumutulong na nga siya. Patunay dyan, yung nagkaso sa kanya sa optical. Diba? Kasi yun sa optical, matagal na niyang kaso na kinasuhan siya sa Baguio dahil sa pamimigay ng eyeglasses. So, dati pa talaga namimigay siya. Diba? Maraming nagalit sa kanya dahil nga ang sabi nila, yung eyeglasses na pinamimigay is mura. Na hindi naman, parang hindi niya ginamit yung mga doktor. Kaya nagalit yung mga optical clinics doon. So, doon pa lang, inggit na yung namumutawi sa kanila, di ba? Inggit. Kasi, makikita mo na hindi sila kumikita at dahil sa pamigay ni Francis Leo Marcos. Tapos yung mga nagsasabi naman na hindi totoo na yung mga truck lang daw, yung mga bigas is pinipicturean lang, binibidyuhan lang para masabi lang na kanya, inuupahan lang daw nila yon. Kasi isang malaking sindikato daw si FLM na ano ba to? Na investment scam, nakukuha sila ng pera sa tao dahil sa ito daw 2020 dapat nagtatayo sila ng isang malaking investment scam, kaso lang hindi natuloy dahil kay pandemic. So ginamit nila si Francis Leo Marcos para mag-anyong anghel para sa lahat at para matupad yung binabalak nila. Yun yung second. Tapos, meron din naman nagsasabi na sindikato siya na talagang nangungutong siya dahil dun sa mga kaso niya, human trafficking, di ba? Pero, sa kabila. Merong ano eh, meron siyang mga warrant of arrest kaya hindi pa siya nakuha. Hindi, kumbaga, hindi pa siya nakakalabas dahil dito sa mga ito.
sa mga kasong to. So, ano yung ibig sabihin? Hindi naman sa pinapakailaman yung mga kaso niya. Kung talaga may kaso siya, dapat i-ano nga niya yun, i-serve sa kanya ng maayos. Pero, ang inaano ko lang, diba? Kung may kaso siya, kaya naman niya sigurong lampasan yun. Secondly, kahit naman may kaso siya, pwede siya makapaglingkod sa bayan, di ba? Unang-una, bakit yung mga dating presidente natin na nakulong, mga senador na nakulong, di ba? Yung mga senador na nakulong, mga, ang dami eh, ang daming nakulong na mga negosyante, mga taong malalaki, pero andun pa rin sila. 'Di ba? Bakit natin pipigilan? 'Di ba? Andun negosyante, siguro sabi nila yung mga kotse daw, yung bahay, yung mga kondo. Pero ang tawag dito, yung mga kondo na yun na hindi daw nakapangalan sa kanya. Ito sariling idea ko lang. Siguro parang umiiwas sila sa tax. May mga tao siya na pinangalanan. Di ba ganyan din si Pork Barrel Queen? Pinangalan niya kay ganito, kay ganyan, kay ganun. Para walang tax. Para maliit lang yung tax. Di ba? Yun lang yung tingin ko, ha? Pero sasabihin niyo hindi kanya, paano siya nakapasok dun? Sa condo unit na yun, bakit siya nakapasok dun? Doon sa bahay niyang malaki, bakit siya nakapasok dun? Bakit siya nagbibideo dun? Sino yung mga staff niya? Pakipaliwanag naman po, yung mga staff ba niya? Siyempre, papasahurin niya yun, yung swimming pool niya. Ano yun, Arkila? Aray kong kate. Arkila lang ba yun? Arkila lang ba niya yun na inarkilahan niya yun para lang sa investment scam na to? Bakit? Hindi ka naman kikita sa mga OFW na million-million at saka namang sa mga YouTube na million-million na agad-agad kung investment scam nga yung ginagawa niya. Parang mas malaki pa yung ginagastos niya dahil sa dami niyang tauhan, driver, mga inaarkilahan na nasasakyan, ibinibigay na yung mga binibigay niya sa mga tao na bigas, mga ayuda, 'di ba? So, paano natin masasabing investment scam nga ito? Kaya, parang nakakalito na din kasi sa dami-daming lumalabas. So, sa pangalan naman niya, sa mga kaso niya, kung talagang may kaso siya, bakit siya nalapit sa NBI? Parang yung sarili niyang patibong. Kasi sabi, di ba, nag-email siya, nag-hain siya ng formal complaint regarding sa kakasuhan niya. So, ang tanga niya, parang ganun, di ba? Kung alam naman niya, na hindi siya makakalusot, bakit siya tatawag ng atensyon ng pulis? Di ba? Anong, alam naman pala niya na hindi talaga siya yung tunay na Leo Marcos, Francis Leo Marcos, at illegal yung pagkakuha niya ng mga pasaporte niya, hindi siya maggaganon, hindi niya siguro tatawagin si NBI. Hindi rin siya magpapasikat ng bongga, at mas lalong hindi siya tatakbong senator. Diba? Kung alam niyang illegal yung paggamit niya ng alias, diba? Second, kung talagang masama siyang tao, bakit pa siya tutulong? Bakit siya magbubro na ito ako, ganito ako kayaman? At kung bakit, ang daming bakit eh. Bakit niya ipagmamalaki yung mga bahay, sasakyan, negosyo? Bakit siya sasaluduhan? Pelikula? Aarkilahan ka lang niya. Siguro hindi niya
ang tawag dito, hindi niya kinuha o nilagay sa pangalan niya yung mga properties na to kasi may dahilan. Kasi ayaw niya ng tax, 'di ba? So, o kaya may ibang alias nga siya. Para nga sila ano, sila pork barrel, 'di ba? Hindi lahat ng mga properties nila nakapangalan sa kanila to be safe. Lalo na alam niya Marcos siya, sabihin natin Marcos siya. So, ayaw niyang masabi na yung kayamanan niya sa mga Marcoses. O, di ba? Sinabi rin naman natin yan. Na ang mga Marcoses ay malaki. Malaki ang nai tawag dito, nakaw, nanakaw sa bansa. Magnanakaw ang mga Marcoses. Yan ang mga nasa bibig natin eh. Mga Marcoses, kayamanan lang naman ang bansa yan, kaya sila yumaman. Di ba? So, lahat ng tao may baho. Bakit hindi natin siya pagsalitain? Dapat pagsalitain natin siya sa media na ganito, na ganyan, na ganon. Kaya, hindi yung parang napaka hindi bias. Di ba? Ano yung mga lumilitaw na yung katulad na yung nag-interview sa kanya na sabi, bakit mo ginagamit si Marcos? Samantalang magkaibigan naman pala kayo. Magkasama pala sila nung time tawag dito, namimigay sila ng salamin. Bakit pag dinadrop name pala. Pag nagda-drop name siya na magpinsan kayo, hindi kayo kumikibo. Bakit may mga picture siya ng mga Marcos sa isang kasama? Bakit? Ano siya? Masyado siyang, para sa akin, napaka mahiwaga niyang tao. Para sa akin, napaka, alam mo yon yung saan galing, bigla na lang lumitaw, ang isang taong Marcos, o ngayon lang siya lumitaw, ngayon lang siya nakilala, ngayon lang siya lumitaw. Diba? Lahat ng tao may kaso, lalo na mayayaman. Lalo na pag about sa pera. So, sa pag about dun sa mga kaso niya, kaya niya yon kasi mayaman nga siya, diba? Nakakapunta siya kahit saan. Pero, hindi na dapat natin pinapakailaman yun, diba? Kasi the point is, nakakatulong siya. Parang Marcos is din. Ano man kung ano yung mga kasalanan nila, yung mga kaso nila. Anong pakialam natin, inakakatulong sila. 'Di ba? 'Yun yung point doon. Ang daming natulungan ni ano ba 'to? Palabas ba 'to ng dilawan? Palabas ba 'to ng DDS? Saan siya galing? Paano siya? Hindi kayo naman makalait kayo ng tao, porket pangit, hindi na pwede maging mayaman, o ayaw lang niya. Paano siya nakakapunta sa ibang bansa kung hindi nga siya totoong mayaman? Paano, di ba, nagpaano pa siya nung nakaraan, anong tawag doon? Yung nag-inject, ganun, nagpabata. Diba? Masyado siyang mahiwagang tao. Sobrang napakahiwagang tao. Hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan niya. Pero ako, sa part ko, wala akong pakialam kung ano yung kaso niya, kung ano man yung pangalan niya. Unless, hindi totoo lahat ng mga sinabi niya na binigyan niya ng ganito, ng ganyan. Doon yung nakakagalit. Pero kung totoo man yun, wala akong pakialam kung ano yung binenta niya, kung ano yung pagkatao niya. At least nakatulong siya sa iba. Kahit anong pagkatao ng isang tao. Basta marunong mamigay. Hindi natin kailangan siyang husgahan. Bagkus pasalamatan natin siya. Bakit ang isang kriminal ba hindi pwedeng magbago? 'Di ba? Katahimikan. Dahil napakarami pong nagsasabi, tumatawag, nagte-text, nagcha-chat po sa akin na ako na po isang tanga, isang bobo, kutsaba, sa hayop, nagpapaloko, at
nagpapagamit. Yan. At bago po ako mag-umpisa, eh, nais ko po munang magpasintabi. Lalong-lalo na po doon sa mga bashers ni Sir Francis Leo Marcos. Yan po ay sarili yung paniniwala. Pinaninindigan niyo po yan, eh wala po akong magagawa dyan. Kaya alam po, ang aking po paniniwala ay aking paniniwala mismo. At huwag po sana tayo magbanggaan, ano po. At ito naman pong ikukwento ko sa inyo, ang ipapakita ko po sa inyo yung mga tunay lang na nangyari at tunay na naganap. Wala po kaming personal na pagkakakilanlan ni Mr. Francis Leo Marcos. Nasubaybay ko lang po siya. Paano ko ba siya nasubaybayan? Paano ko siya nakita? At paano ko siya inidolo? Panoodin po natin. Yan po ang detalyadong nangyari simula nung nagkakilala kami. Kinuha ko yung bigas, pinataan ko siya, inuwi ko, nirapak namin, ipinamigay namin. Yan po ay totoong nangyari. Kaya naman po, doon sa mga nagsasabi na hindi naman daw po totoo yung mga ipinamigay ng bigas ni Sir Francis Leo Marcos, yan po, kayo na po ang humusga. Nung araw, marami na rin nagbubulong sa akin, nagsasabi sa akin, si Sir Francis Leo Marcos daw, isa manloloko, manggagancho, bogus, fake news. Yan. So nag-iisip din naman ako, syempre. Ang iniisip ko lang, ano bang mapapala ng tao na to sa akin? Isang ordinaryong komedyante lang ako, isang mahirap na tao, bibigyan niya ng 100 sakong bigas. Magkano yun? Sabi ko, ang laki nun. Walang basta-basta magbibigay sa iyo ng bigas, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na talaga namang ang tao ay hirap na hirap at mga walang trabaho. Wala naman akong nakita sa kanya, kundi kabutihan na kanya mga ginagawa. Pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng bigas, at pag-challenge niya, doon sa mga mayayaman, na dyan siya nagka-problema, at alam naman nating lahat dyan, na talaga namang napakaraming tinamaan. Ngayong panahon na to, napakasama ng tingin ng ibang tao sa kanya. Kung ano nang sinasabi, masasakit para sa isang tao na tumutulong sa kanyang kapwa. Ang tanong ko, kaibigan, Bashers, talaga bang kilala mo si Sir Francis Leo Marcos? Or baka naman, nasagap mo lang ang chismis na yan? Ako kaya ko sinasabi to, kasi personal ko siyang nakilala at personal niya akong tinulungan. Tapo tayo sa hindi, tayo pong mga tao, lahat po tayo makasalanan. At lahat po tayo ay may panahon at may pagkakataon na magbago at maituwid kung ano mga mali nating nagawa, lalong-lalo na sa ating kapwa. Tingnan na lang po natin sana ay yung pong mga kabutihan na mga ginagawa ng ating mga kapwa. Ngayon, kung yung pong tao talaga ay may mga kasalanan sa batas na po natin yan ipaubaya. Ano po? Kasi may batas po tayo na dapat po natin sundin. Kung talaga si Sir Francis Leo Marcos ay may kasalanan, yan naman po ay kayang-kaya niyang sagutin sa kanyang sariling salita. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, o hindi kung kanino man tao, kundi doon po sa tao na inaakusahan po natin kahit hindi naman natin siya masyadong kilalang nalubos. Kaya po sa inyo lahat, mga kapwa ko Pilipino, maraming maraming salamat po. Doon po sa mga hindi naniniwala kay Sir Francis at doon po sa naniniwala kay Sir Francis, sana po ay tayo magkaisa na po. Huwag na po sana tayo magpukulan ng kung ano-ano mang dumi sa ating mga mukha. Ipagpaubaya na lang po natin sa batas ang lahat pong nangyayaring ito. May batas po tayo na mas may higit na nalalaman. Salamat po.
Kaya sa ano, gatas na in-order na si pang-relate ko kay Francis Michael. Maraming salamat po ulit. Thank you po. God bless po. Salamat po.